Hola, kamusta mi amigas? So, yan. So, for this video, yan, makikita nyo naman sa caption na about siya sa business ko. And, yan, re-request to ni Pwety. So, Pwety, ito na yung re-request mo. So, una is, ano ba yung business ko? Ang business ko is Milk Tea Shop. And, pinangalan ko siya na Lin Anyang. So, Lin Anyang, yun yung pangalan ko sa Chinese. So, paano ba nagsimula si Lin Anyang? Nagsimula si Lin Anyang noong 2020. Yung dalawang brother ko, meron silang milk tea supply. And nung gabi na yon, I think nasa April yon, di ko sure kung siguro last week ng April yon. Gabi yon and nag-uwi sila ng milk tea supply. So yun, nagtimpla sila, pinatikim nila. And hanggang sa parang nagkaroon kami ng kwentuhan na bakit hindi ako mag-milk tea. Kasi nakwento ko dun sa isang brother, yun, si Dinya, tawag ko. Sabi ko parang, gusto ko before ako mag-college, ganun, magka-business ako. And yun yung sabi niya sa akin na parang, ito na yung chance na mag-business ka. And yun lang naman, yung mga short background about sa Lin Anyang. Kung paano siya nagsimula. Super happy ako sa business na to. Dahil super dami kong natutunan na dati talagang sa bahay lang ako. Yan, nood, basa ng Wattpad, tulog, kain, yung mga ganun lang. So, di ba, hindi productive. Pero nang nagkalinan yang ako, super, mas naging ano yung isip ko, syempre meron akong iniisip, yun na rin yung nagiging libangan ko, tapos nakaka-save din ako ng money, diba? Nakakatulong din siya sa savings ko. And super dami ko natutunan dito na alam ko sa future makakatulong talaga sa akin. Syempre nagkaroon ako ng onting background, paano ba magka-business, ano ba yung mga dapat gawin, ano yung mga hindi dapat, kung paano magpatakbo. So yun, super happy ko rin na nagkaroon ako ng shop dahil hindi lang sa sarili ko na parang may na-achieve na ako kahit papaano. And yun, isa pa sa naging happy ako is nagkaroon kami ng bonding ng mga brothers ko. Mas naging close kami kasi parang ito na rin yung communication namin, yung tulungan, yung walang inggitan or parang nagkakaroon ng kompetensya. Kumbaga, tulungan talaga kami. And yun naman yung dapat sa mga magkakapatid na parang kayo yung magkakakampi, hindi kayo yung magkakalaban. So, yung natutunan ko dito sa business ko, una is maging responsible. Syempre, una yan. Kasi pag di ka naging responsible, paano mag-grow yung business mo? Before kasi ako magkaroon ng business, nag-iipon na talaga ako. Kumbaga, lahat ng mga baon ko or makukuha kong money sa Christmas or kung ano man, isinisave ko talaga siya, linalagay ko siya sa bangko, hindi ko siya ginagalaw. So, isang naging lesson sa akin noon is, kailangan maging practical ka, hindi ka maging magastos. Kasi, kagaya niyan, nagkaroon ako ng business. Ang saya sa feeling na yung business na yun is ako talaga nagastos doon. Tapos yun, kagaya nan sabi ko kanina, mas nagiging productive ako kasi hindi na ako pahiga-higa, ganyan. Kahit pa paano may ginagawa ako. Medyo challenging lang ngayon na pandemic na parang nag-aaral ako plus nagbi-business ako. Yung pagsasabayin mo, pero kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. So, yun lang naman yung pinanghahawakan ko na kaya ko to, time management lang. Yun. Parang, kung gusto mo naman yung ginagawa mo, go lang, diba? Tapos, alam mo naman na mapapabuti to sa'yo. Magkakaroon ka ng knowledge about sa business or sa future mo na alam mo nang makakatulong. So, why not, ba? Diba? So, yun lang naman.
Ang biggest challenge na na-encounter ko sa business, hihinaan ako na kaya ko ba pagsabayin yung pag-aaral ko sa business ko. Yun talaga yung naiisip ko ngayon kung paano ko sila mapagsasabay. Especially, accountancy yung kukunin ko. So, feel ko medyo may hirapan din ako kasi parang yung iba nakikita ko talaga focus na focus sila sa pag-aaral nila, basa sila, ganyan. So, yun yung nagiging challenge sa akin ngayon. So, yung nag-push sa akin sa business na to is, syempre, una na, gusto ko naman din na magkaroon ng investment sa sarili ko in the future. Diba? Di naman natin masasabi yung panahon. Kung kailan mo kailangan yung pera, kung kailan mo hindi kailangan. So, yun yung mas nagpuporsige sa akin na ituloy yung business ko. Bukod sa alam kong makakatulong sa akin sa future ko, kasi gusto ko din naman to, gusto ko yung ginagawa ko na yung ito na rin yung nagiging libangan ko pagka wala akong ginagawa. So, yun. Why not hindi ko ituloy? Kasi kung di ko naman to itutuloy, ano gagawin ko? Sa bahay lang, di ba? Higa-higa. Which is, kailangan sa panahon yun, maging practical tayo na mag-move tayo for the better, hindi for the worst. So, yun. Yun lang naman yung iniisip ko. Parang, kailangan mo maging better person every day. So, yun. Kailangan mag-level up ka every day. Mag-explore ka, ganyan. And, yun lang naman. Okay, ang advice ko sa mga gustong mag-business dyan is huwag kayong mapanghihinaan ng loob. Unang-una yan. Kasi, risk talaga ang business. Syempre, maglalabas ka ng pera dyan. Di mo naman alam kung lalago ba yan or magiging okay ba yan. Pero, ganun talaga eh. High risk, high return. Kumbaga. Yun lang naman talaga kasi alam ko maraming tao dyan gusto mag-business pero natatakot. Kasi kung di mo naman gagawin, hindi mo malalaman kung magiging okay ba siya o hindi, di ba? Pero yun lang ma-advise ko. That's all for this video. So, sana kahit papaano is nag-enjoy kayo, may natutunan kayo sa akin, and before ko i-end yung video na to, gusto ko kayo i-invite at i-inform na mag-open na yung business ko. So, sana mag-open na talaga siya. So, yun, baka by September or October is mag-open na yung shop ko. So, sana mas maaga, mas okay, diba? And yun, ini-invite ko kayo na pumunta. And hintayin nyo na lang yung pinaka-announcement kung kailan talaga yung opening. So, malalaman nyo yun sa FB page ni Lin Anyang or sa mga social media sites namin ni Pwety. So, thank you guys for watching and see you in our next vlog. Bye-bye mga amigas!